Ricardo! Hindi mo man lang ako tinatanong! Bakit ba ayaw mo akong pakinggan? Kung may anak tayong babae, anong ipapangalan? Buena Vista po, iboto nyo. Ah, sige, marami na kaming flyers eh. Bigyan nyo na lang sa iba. Iba po yun. Iboto nyo po siya ate. Tumatakbo siya? Opo. Anong posisyon daw? Ina, eto na ako. Tumatakbo na ako punta sa puso mo. Ang corner mo! Ina, binoboto mo ba ako na makasama mo habang buhay? Pag di ka sumagot, 100 pesos papakita ako sa kanya. Ay, hindi na. Oo na, mananalo ka na. At wala ka rin naman kasing karaban eh. Naririnig mo ba yan? Yun, no? Sino? Sino si Maria, amor? Tay. Kanina po kayo tahimik. Okay ka lang, Tay? Oo naman, anak. Itong mga pisngin ito. Sa nanay mo ito eh. Pero yung ilong mo, sa akin yan. Pati yung mga mata mo. Kanya lang mas maganda yung mata mo kaysa sa akin. Kaya hindi ko makakalimutan mga mata na yan. Proud na proud si tatay sa iyo, anak. Ika nga, mapuka nga muna. At kapag na abot mo na ang mga pangarap mo, huwag mo akong kalimutan, ha? Huwag mo akong kalimutan. Tayo naman, makakalimutan ko ba yung kamukha ko? At saka diba tayo, kapag mahal mo yung isang tao, hindi mo yun makakalimutan. Ikaw pa, eh mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Napagod ka ba buong araw? Mor. Bakit? Anong nangyari? Sinasabi ko sa sarili ko, bakit ba hindi ko na lang kalimutan lahat? Bakit ba hindi madali na huwag na lang masaktan?
hirap, Betty B. Kahit minsan, ayoko na. Pero hindi ko pa rin sila mapatawad. Dahil nandito pa rin lahat. Nandito pa rin lahat ng sakit. I need you to gather all the information you can get tungkol sa isang Maria Amor de Jesus. Maria Amor de Jesus? It's just a coincidence that the famous Amor Powers maiden name is Amor de Jesus. Malaking posibilidad na konektado sila. And you need this information for campaign purposes? May inahabol ba tayong deadline? Manansala, this is a personal matter. Kailangan ko makuha ang impormasyon as soon as possible. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhaw. Hinahanap po namin kayo. Pumunta ko kami kay Miss Amor eh. Eh kasi ho, naisip ko na baka pumunta kayo doon dahil doon sa sinabi ko sa inyo. Baka naisip nung sabihin. Kilala kita, Tay, eh. Alam ko na ayaw niya pag minaagrabyado. Tay, huwag na akong sabihin. Ayoko lang kasi, Tay, na maging dahilan pa ako para bumigat pa yung mga pinoproblema ni Angelo, eh. Lalo na ho ngayon na kampanya ho ni Gob. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi kita bibigyan ng mga alalahanin pa. Thank you, Tay. Hindi kinagat ng masa yung pakanang yan. Masyadong malinis ang tingin ng tao kay Amor. Lumalabas pa ngayon si Eduardo, pinagtanggol ng babaeng iniwan niya. How melodramatic can that be? Patok na patok sa masa. Lenora, kailangan kong sirain si Eduardo. Whatever it takes. Kahit gamitin ko pa mga anak niya. Si Claudia, sigurado ako may bahong tinatago yung babae niya. Sobra sa nag-iingat. Keeping it safe. But I'm sure, may lalabas din dyan. Hindi kayang magpaka-discreet ng pamilya. Natin ang gumawa nito? No, miss. But Mark had these photos taken. Ngayong may controversy sa kickoff, Mark thinks it's a good opportunity para gumawa pa ng ingay. Gusto niyo pala kayo ng issue sa mga newspapers today. About you, the governor, about the... You know, miss. The affair? Yes, miss. Pinapatunong ni Mark kung bibigay ba daw natin yung kinabuburol para gamitin laban sa mga Buenavistas. Tell Mark, it was my instruction to taint the governor's reputation, hindi pagpiestahan ng buhay ko! Yes, miss. What? Kahit yung picture sa binyag, ayaw niyang gamitin? You're getting out of hand, Mark. Nagde-desisyon ka lang sa'yo. Hindi na nagugustuhan ni Miss Powers. Tinutulungan ko lang siya. Dahil urong-sulong yung mga desisyon niya. Ang convenient na nga nangyayari, oh. May meet siya na ng issue. Naglabasan sa mga dyaryo. Yung video ni Angelo. Yung paggamit ni Gov ng posisyon niya para hindi masangkot yung pangalan ni Angelo sa lote. Ano nangyari doon? Nagbabago na ba siya ng plano? Umuurong na siya dahil ayaw na niyang pabagsakin si Gov? Mark, I don't know.
But just like me, dapat sumunod ka na lang sa gusto niya. Nakatanggap lang ako ng text na mataas ang poll ni Eduardo ngayon. Leading siya. Mukhang mananalo nga si Eduardo. Talagang mananalo si Eduardo dahil halos kalahati ang lamang niya. Madam, excuse me. Madam? So paano tinanggap ng mga tao? Well, I guess hindi nila pinaniwalaan. Mas naniniwala sila na matatagang samahan namin, Eduardo. Madam? O baka naman mas mataas lang talaga ang respeto ng mga tao kay Amor. I think everybody will agree na malaking tulong ang endorsement ni Amor kay Eduardo. Madam? Ano ba yon, Alta? Kanina ka pa bulong ng bulong, para kang bubuyog. Madam, yung pong pinagawa nyo ng isang araw, tapos na po. Ano ba yun? Yun pong... sa palengke. Ano yun? Hindi ko maalala. Kung ano man yun, malamang importante dahil pinautos ko. Ay, di ikaw muna. Ang istorbo ka, may meeting yung tao eh. Sorry po, madam. Thank you. Mrs. Madrigal, napadaan ko kayo. Bibili ko kayo ulam? Hindi, Ina. Actually, kaya ako dumaan dito para isolid yung pera yung binayad niyo sa pwesto. Kailangan niyo na umalis. Ho? Ano ibig niyo sabihin? Porque nakita niyo kumikita itong pwesto namin, babawiin niyo? At saka ba't naman bigla-bigla ata? Eh, wala akong magagawa. Inipit kasi ako ng pagre-renew ng permit. Kaya binenta ko na sa iba itong pwesto eh. Iniipit kayo sa pagre-renew ng permit? Teka, saan po ba yan? Sa Kapitolyo po ba yan? Hindi. Hindi sa Kapitolyo. Teka nga, bakit ba kailan ko magpaliwanag sa inyo? Eh, wala naman kayong kontratang may papakita sa akin. Eh ba, hindi ho namin kasalanan yon. Wala kayong kontratang pinapirmahan sa amin. Ah, pinanghawakan lang namin ang salita ninyo. Eh, kung may nangiipit sa inyo, bakit pati kami mapaperwisyo? Nagbabayad ho kami ng tama. Basta, dapat bukas wala na kayo dito, ha? Ed! Ganyan mga mukha ninyo. Para kayong nalugi. Ay! Magpapaparty ako bukas! At sa wakas, mawawala na ang mga buwisit sa buhay ko. Ang saya-saya! Bakit? Ano nangyari? Eh kasi ho tayo si Mrs. Madrigal ho. Oh. Pinapaalis na ho tayo dito sa pwesto natin eh. Ano? Pero hindi tayo aalis. Nagbigay tayo ng paunang bayad para sa tatlong buwan. Kaya dapat lang, bigyan nila tayo ng sapat na panahon para makahanap na malilipatan. At saka na eh, nasa katwiran ho tayo eh. Tama kayo, dapat hindi tayo pumapayag na ginaganyan-ganyan na lang tayo. May usapan tayo, tapos biglang wala na lang. Kung kinakailangan na makipag-usap tayo sa Kapitolyo, gagawin ko ho. Hindi magsasara tong Ina's Eatery at magtitinda pa rin ho tayo dito bukas. Tama. What is this? Almost half ang lamang sa akin? That can't be! Wise, dadalasan na lang po natin yung mga areas na baluarte ni Golf. Saka lahat ng lamay, pasyalan niyo, Wise. Mas mabuti siguro kung kahit anong imbitasyon, huwag niyo i-decline. Eh di sana noong pa natin ginawa yan. Para saan pa campaign managers kayo? Asensya na ko, Wise. Asensya? Ano bang gano'ng kalaki ang lamang? Para kay Wise. Gagawin niyo lahat sa resultang yan? Excuse me po, Wise. Ano? Para po sa inyo. Sige na. Hindi ginagawa yung trabaho nyo. Hindi ko alam kung hulog ng langit o galing sa impyerno nagpadala nito. Kung sino man siya. Akampi natin siya.
Hello. Susunod ako dyan. Inaayos ko lang tong menu para sa meeting ng Punta Verde Business Club. Finally, nagkaayos-ayos din ang schedule ng lahat. Well, nasa partido na natin sila, yung mga influential ones. Meron pa din na may mga tatanga-tanga talaga at kay buburol pa rin. Claudia, yung finoward mo sa akin sa email, yung questions, it's the same, di ba? Oy, Eduardo, kung meron man silang iniba, sana masagot mo ng maayos, hindi ba? Sana umayos ka dahil kasama mo si Amor. Please naman, sumagot ka ng maayos, ha? Pakiusap ko sa'yo, huwag kang gumawa na ikakasira mo. Sige na, I have to go. Sir, natanggap na po nila. Oh. Hindi hamak na mas malaki yan kaysa sa mga isinoli ng makaspak. So, aalis na sila. Eh, wala naman silang magagawa eh. Hoy, bestie! Ano ka ba? Baka naman pati beauty ko eh, masinghot dyan sa buntong hininga mo, ha? Wala akong balak i-spend yung day off ko dyan sa loob ng ilong mo. Ako? Nandito ako, bestie, para tulungan ka dyan sa Miss Madrigal na yan. Alam mo yung babae yan, sisingi-sinili kayo ng advance, tapos ganyan, the nerve of that girl! Alam mo, may palalagyan yung babae yan. Halika na, sugurin natin yan. Alam mo, yung ganyang hindi. Bagay. Hindi siya yung pupuntahan natin. Si Madam. I like this. Palaban. Gusto ko yan, one-on-one with a monster-in-law. Hmm. Sira, kakausapin ko lang. Kailangan ko lang ng kasama. Anytime, bestie. Dapat maging witness ako sa face-to-face na yan. Let's go. Hmm? Bestie, ako lang to, ha? Hindi kaya dapat sinabi mo dyan kay Sir Angelo yung problema niya dyan sa pwesto? Nabinibis mo kayo niya ng madam? Ako yung issue niya, madam. Kaya ako dapat naharap sa kanya. Game on. Sundaman na lang ako. Daman na lang ako sa loob. Eduardo. I'm sure sanay ka na sa mga interview na gaya nito. Kinakabahan pa rin paminsan-minsan. Ikaw, sasagutin mo ba lahat ng tanong? Depende. Amor, yung tungkol sa nangyari sa Talimpaw na... Tungkol sa... Miss Powers, this way po. Mr. P. I'm not really happy about this, Claudia. If Eduardo wins, sira ang mga plano ko. Sinabi ko na sa iyo to, Mr. P, 'di ba? You don't have to worry. Hindi ka dapat matakot kay Eduardo dahil sa mga mata niya, malinis ang mga pipirmahan niyang papeles. At sa tingin mo ba hindi niya pagdududahan 'yon? Hindi. Dahil 'yon sa merging ng kumpanya ko sa PowerMart. At kahit na anong gusto mong ipasok dito sa bansa natin, maggagawa ko yun. Siguraduhin mo lang yan, Claudia. Sigurado na ako. Kaya lang syempre, kailangan ko ng konting padulas. Marami na rin utang ang Buena Corp. Eh, hindi naman pwede na masilip ako ng mga tao, di ba, kapag ako pang namuhunan sa mga plano mo. Ilang milyon ba ang kailangan mo? Sorry, Miss Makaspak, at wala naman kayong schedule. At hindi naman basta-basta nakipag-meeting si Madam. Paano yan, bestie mo? Hindi tayo makakapasok dito, eh. Miss, pasabi naman kay Madam, kahit sandali lang, ilang minuto lang ibigay na sa amin. Sige, try ko pong tawagan. Mapupo muna kayo. Okay, thank you. Okay.
Madam, nasa lobby po si Ina Makaspak. Gusto raw po kayong makausap. This is actually the favorite part of our readers. We call it elephant in the room. Well, hindi ko natatanong kung totoo bang na-in-love kayo sa isa't isa dati. Dahil sinagot na to ni Miss Powers. And apparently, hindi pala siya issue. So, ang tanong, ano yung mga katangian na minahal niyo sa isa't isa noon? Hindi yan kasama sa mga pinadalang questions, ha? It's okay. I'll be the first one to answer. Back then, it wasn't Amor Powers. She was Amor de Jesus. And it was her simplicity. Person full of hope. And positive energy. She resembled the dish that was her specialty at that time. It's called binalayok. And it takes a really long time to prepare the dish. And just like Amor, she's a shy person at first. But once you get to know her, you realize that she's very much worth the effort and the wait. And I also remember there was a time na trap kami sa loob ng elevator. And she's claustrophobic. So wala siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Ako naman, hindi ko na alam yung gagawin. So kinantahan ko na lang siya ng tong, tong, tong. The nursery rhyme. Exactly. Tong, 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 pakitong, kitong, alimango sa dagat. You know, I love the fact that she was able to give her full trust to another person. It says a lot about her willingness to give her heart to the person she loves.